For today's video, mga tol, magluluto tayo ng napakasarap na ginisang munggo. Tara, let's go! Yun. Nandito na naman tayo sa episode 7 natin, mga tol. Episode 19 nga pala, ginisang munggo. Natatakang ka ba sa ginisang munggo, mga tol? Di mo na kailangan maghintay pa ng Biyernes para makakain ng munggo, di ba? Kung pwede mo naman siya kain araw-araw, di ba? Bakit nga ba tuwing Biyernes nang kinakain to o sinaserve tong ginisang munggo, mga tol? Dahil siguro, tol, ang Pilipinas isa Catholic country. Hindi naman lahat siguro. Pero syempre, di ba, yung kasabihan dati, pag tuwing Friday tapos mahal na araw, mga tol, no meat Friday, di ba? So siguro nga doon talaga nagsimula yung tradisyon natin, mga Pilipino, na pag tuwing Biyernes, mga tol, doon lang nakakain ng munggo. Tapos tol, mas masarap yan, di ba? Pag may pritong isdang kapartner ang ating ginisang munggo. Naku po, mapapadami na naman ang kain natin dito, mga tol. So itong version ko ng ginisang munggo, mga tol, gagamit tayo ng karne ng baboy, mga tol. At meron tayong chicharon na malutong mamaya dyan. Ang original o typical na munggo, mga tol, puro gulay lang ang sahod nun. Wala silang nilalagay na kahit anong karne. Basta tol, kung ano available na gulay, meron sila sa kanilang hardin o kanilang bakuran, mga tol. Yun ang hinahalo nila sa munggo nila. O sisimulan ko pala, tol, magpait ng kawali dyan. Tapos naglagay rin pala ako ng mantika. Gigisahin ko muna, tol, yung baboy natin hanggang mag-brown siya, tol. Di rin pala ay gumamit ng baka o kaya manok, mga tol. Sa pagsasangkot siya, mga tol, dapat malakas na malakas yung apoy mo para at least hindi nagtutubig yung karne. Maglalagay na tayo ng bawang sibuyas, mga tol. Automatic na yan. Meron din pala tayong kamatis, mga tol. Mas marami, mas masarap, tol. Tapos syempre, hahaluin natin yun, makus-makus, mga tropa. Kapag sasangkot siya ng mga tol, yun ang pinaka-the best way para mapalabas natin yung masarap na lasa ng karne, pati aromatics, mga tol. Tinimplahan ko pala siya, tol, ng ano, patis. Pero pwede naman kayo maglagay ng mga ibang pampalasa, mga tol. Before kasi gumagamit ko ng dilis o kaya tinapa para mas malasa yung ating munggo. Pero tol, nasa sanyo naman pa rin kung anong gusto nyo yung lagay na pampalasa o panimpla para maging mas masarap ang inyong mga munggo, diba? Naglagay pala ako, tol, ng dahon ng ampalaya pati dahon ng sili. Pwede ka rin gumamit ng malunggay. Dati nga ito nalala ko pa nung bata ko, naglalagay rin pala ng bunga ng ampalaya yung aromats ko. Pati nilalagay din ng kalabasa, mga tol. Tapos mas maraming gulay, mas masarap, di ba? Ganun pa man, tol, kahit anong luto sa munggo, napakasarap at solid yan, mga tol, di ba? At syempre, pag umabot ka sa point ng video nito, mga tol, paki-comment down below naman kung sa kang parte ng mundo o parte ng Pilipinas para mabati na makita sa mga next vlogs ko, di ba? Ayan, tol, plating time na. Tinanong kung gaano kainam yung ating munggo. Another dish na naman tayo. At syempre, pero gusto mong video, don't forget to like and follow my page, mga tol. Yon. Tol, tignan natin yung lutong munggo. Syempre, napakabisa niyan, di ba? Tignan mo naman, tol, ang daming chichoro, no? Di ba? Ano, usok-usok pa. Tignan natin, tol, syempre. Sarap. Ganun. Partner talaga, tol, sa mga pritong isda, tilapia, bangus, galunggong, tol. So, yun, tol, nyarap!